Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa panibagong episode ng Tateh TV. Ako si Marvin Arabia, Technical Sales Representative ng Santi Feeds Corporation, and I will be your host for today. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano magsimula sa pag-aalaga ng Vannamei at bakit mahalaga ang paggamit ng wastong patuka tulad ng Tateh Shrimp Feeds. Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Zambales, itinuturing sa isa sa major producer ng Vannamei sa Pilipinas. Dito rin ang gagaling ang 20% ng supply ng Vannamei sa Metro Manila at Karate Grugam. Dadalawin din natin ang isa sa matagumpay na nag-aalaga ng Vannamei dito sa Zambales upang tayo rin ay matuto at ma-inspired sa kanilang karanasan. Tara! Vannamei is considered as one of the most important aquaculture commodities nowadays. Dito sa Pilipinas, mas kilala siya sa tawag na hipong puti dahil sa translucent itong kulay at ito ay napaka-hyperactive sa water column. Kadalasan ng mga operator sa bansa ay mas gusto nilang alagaan ang hipong puti or Vannamei dahil ito ay mas madaling alagaan at mas mabilis itong lumaki kumpara sa sumpo. Ito ay pwedeng i-harvest at a small size, about 10 to 12 grams. At ito ay may mataas na survival rate at harvest time. Ang Vannamei ay karaniwang ibinibenta in live or fresh chilled form sa local at export market. Ito ay naibibenta mula 210 hanggang 350 per kilo. Maganda pala talagang alagaan at pagkakitaan ng Vannamei. Pero para sa mga nais pasukin ang ganitong negosyo, magandang malaman natin kung paano nga ba ang pagsisimula at ano ang dapat isaalang-alang sa pag-aalaga nito. Dalawin natin ang isa sa mga matagumpay na nag-aalaga ng Vannamei dito sa Zambales. Madali lang alagaan ang Vannamei. Kailangan lang isagawa ang mga sumusunod tulad ng site selection. Kailangan salubong ang tubig natin ng alat at saka ng tabang. And then second is pan preparation. Before tayo maghuhulog, kailangan malinis. Ide-dry pan namin siya maybe for 1 week. And then next is syempre yung fry natin. Saan tayo kukuha? Kami kasi may sarili kami, which is the LLT hatchery na isa sa mga accredited ng BIFAR. And then next, syempre, pag nakapaghulog tayo ng fry, ilan ang ihulog natin sa pan natin at kung gaano kalaki yung pan natin. Kasi kami usually, kapag kahuhulog lang namin, halimbawa sa 1 hectares kasi, minimum namin hinuhulog talaga is 1 million. Kasi doon kami nagbe-base ng 1:1:1. Sa tigamit namin, PO1, PO2, PO3, and then jump na kami ng PO5. And then, pag mo-monitor namin, feeding tray talaga, monitor namin number 1. Kasi doon namin makikita kung paano kung mabilis or mabagal silang kakain. Doon kami magbe-base ng pagdadagdag ng pakain. And then, sa harvesting namin, 60 days, okay na. Kasi kailangan namin mag-start ng maaga ng pag-harvest kasi para mas mabilis lalaking hipon. At saka, sa ganong stage kasi, medyo crucial yung sitwasyon nila kasi unang-una crowded sila. Kaya kailangan namin magbabawas. Simple lang pala talaga alagaan ng Vannamei. Basta sundin lang natin ang wastong pamantayan sa pagsasagawa nito, simula site selection hanggang sa pag-harvest. Gaano nga ba kahalaga ang wastong nutrisyon sa tamang pagpapakain ng ating mga alagang Vannamei? Mahalagang isalang-alang natin ang nutritional requirement ng ating mga alagang sugpo at upang matugunan ito, kami sa Santa Feeds Corporation ay gumawa at nagdisenyo ng patuka na sadyang ginawa para sa Vannamei. Ang Tateh Vannamei Feeds. Ito ay enhanced with advanced growth formula na binubuo ng mga sumusunod. May nutritional molt booster para mabilis makarecover ang mga alaga natin after molting. At dahil sa maraming stressful condition gaya ng fluctuating water and weather condition, meron din itong immuno booster na nag-e-enhance ng stress resistance at higher survival sa ating mga alaga. Ito ay may appetite stimulant para mas ganahan ang mga alaga natin kumain ng patuka para sa mabilis nilang paglaki. Meron din itong ingredients for healthy gut para sa superior digestion at fast absorption of nutrients. Sa pagpapalaistaan, 70% ng ating puhunan ay napupunta sa patuka. Kung kaya't mahalagaan na wasto ang ating pakain sa ating mga alagang hipon. Magkano naman kaya ang pwede nating kitain sa pag-aalaga ng Vannamei?
sa isang ektaryang pond na may stock na 1 million ay maaaring makaani ng average of 16 to 18 tons ng Vannamei. Pagkalipas ng 100 o 120 days at base sa survival na 80 to 90%, ang ating production cost ay aabot sa 150 to 180 per kilo. Alalahanin natin na ang ating gastos at kita ay maaaring magbago depende sa maraming factors tulad ng fry survival, FCR or feed conversion ratio, feed cost, kalidad ng tubig at iba pa. Kung kaya't mahalaga rin ang proper management sa pag-aalaga ng Vannamei. Ano naman kaya ang masasabi ng ating customer na sumubok na ng Tateh Vannamei Feeds? 17 years na kaming nagba-Vannamei, pero kasi from the start, talagang Tateh. Lumipat kami ng feeds, pero bumalik din kami ng Tateh. Kasi napansin namin na yung isang feeds na ginagamit namin, yung hipon namin, lumalaki naman. Kaso lang, magaan timbang. Tateh, unang-una kasi, mga laman ng Tateh, lahat ng protein na kailangan is andoon. Sa mga gusto pong magnegosyong katulad namin na nabubuhay sa tubig, hinihikayat ko po kayong subukang gumamit ng Tateh Vannamei Feeds. Doon niyo po makikita ang epekto kung gaano kaganda ang resulta na at siguradong maganda ang kita. Sa mga nagnanais magnegosyo sa pag-aalaga ng Vannamei, hangad naming marami kayong natutunan at sana'y na-inspire kayo sa episode natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Tateh TV. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa email, text o sa mga social media channels na inyong nakikita sa TV screen. Muli, ito po si Marvin Arabia nagsasabing magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!